Hello guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng quiz para sa ating Google Classroom gamit ang Google Forms. Una, mag-login tayo sa ating Google account. Punta tayo sa google.com, click nyo yung sign in, input nyo yung Google account nyo, enter your password. Pag naka-sign in na kayo, punta lang kayo dito sa Google Apps. Hanapin nyo dito yung Google Forms. Pag hindi nyo nakita, punta lang kayo sa Google Drive. Sa Google Drive, click nyo yung plus sign, new. Tapos, baba nyo lang dito sa more. Nakikita nyo dito, nandito na ang Google Forms. Click nyo yan, pwedeng blank form, tsaka from a template. Click nyo yung from a template. Makikita nyo dito ang iba't ibang templates. Since quiz ang gagawin natin para sa ating Google Classroom, click natin ang blank quiz na ito. Makikita nyo dito sa kaliwa, ito yung pinaka file name ng ating Google Forms. Baguhin muna natin yan bago tayo gumawa ng quiz. Halimbawa, automatic na yan magsisave sa ating Google Drive. Halimbawa ito. Ayan, nandyan na siya sa new quiz. Ito na siya. Ngayon, pwede rin nyo siyang ilipat sa mga folder na gusto nyo. Dito naman sa kanan, makikita nyo dito na andito ang theme, customized theme. So, pwede natin pagtat itong header. Okay, tapos pwede rin natin baguhin ang color. Ito, nagbabago. Ayan. So, tapos yung background, medyo ayan. Tapos, nasa one style. Pwede rin ganyan. Form 1. Okay. Dito na lang tayo sa basic para mas madaling basahin. O, nandito na tayo. Tapos dito, preview. Ayan. Ganyan ang makikita ng respondent. Punta naman tayo ngayon sa setting. So, click nyo itong gear icon, setting. Makikita nyo dito, general. So, pwede tayong humingi sa mga bata at mga estudyante kung kailangan natin ng email address nila. Click lang natin yan. Tapos, pwede rin natin silang bigyan ng resibo na na-receive na natin ang kanilang email. Okay, tapos dito, limit to one response. So, since quiz ito, hanggat maaari, isa lang ang one time lang sila magbibigay sa atin ng answer nito. Okay? Tanggalin ko na lang to. Tapos sa presentation, makikita nyo kung anong status na ng activity na ibinigay nyo tungkol dito sa quiz na to. Kung ilang porsyento na para malalaman nyo kung ano na yung natatapos ng mga bata. Sa shuffle naman, ito yung ingat-ingat na lang dito kasi baka magkaiba-iba yung mga question nyo. No, kasi nga, shuffle yan. Depende sa magka-order nila. Magkakapalit-palit kada estudyante. Sa quiz naman, makikita nyo, naka-check yung quiz para magkaroon ng assign point values to question and allow auto-grading. Okay? Para diretso na magkaka-score na ang mga bata. Tapos dito, sa release grade, kung kailangan ba makita ng mga bata ang kanilang grades, o wag muna. Yan, para makapag-adjust pa ang ating mga guro. Tapos dito, sa mga bata, mga estudyante, kailangan papakita ba natin ang kanilang mga maling answers? Ayan, mga correct answers. Point values. After yan, save na po natin. Dako naman tayo dito sa send. Dito sa send, pwede natin siyang ipadala through email or link. No? Tapos ito, embedded. Dito sa link, pwede na lang natin ito i-copy. Then, send natin sa mga group chat. Ayan. Tapos dito sa email, syempre, i-input natin yung mga email ng estudyante natin. Na. So, ayan. So, gagawa na tayo ng
quiz para sa ating mga bata. So, makikita nyo dito, meron siyang re-require na email address. So, pwede natin yan tanggalin using this one, setting, tsaka uncheck nyo yan. Ayan. So, para mawala yung request natin na i-fill up yung email address ng mga bata. Ito yung tinatawag nating section. So, halimbawa, papatak ko tong section na to as yung parang info ng bata. So, ayan. Tapos, lagyan lang naman natin ng any description. Tapos dito, nandito na yung pinaka-question. Halimbawa, gusto kong malaman information yan, no? Gusto kong malaman yung name ng bata. Ayan. So, makikita nyo, bago itong short answer na ito. Dati yan, nasa multiple choice. Ito yung option mo kung anong type ang gagamitin na pansagot kung sa mga question mo. Halimbawa, sa tanong mo yung name, ano doon? Short answer? Paragraph ba ang dapat pansagot doon? Multiple choice? Check boxes? Drop down? So, ganun lang. Pipili mo since name ang hinahanap, doon tayo sa short answer. So, automatic na siyang nag-fill up na short answer. Answer key ba? Wala naman siyang answer key na. So, tapos, dito, kung kailangan natin i-duplicate, so magkakaroon siya ng copy, tapos ilalagay na sa baba. Di-delete natin. Ayan. Matanggal tong part na to, yung pinaka-question na yan. Then, required. Yes, required natin ha. Kasi, para yung required, hindi niya may sasambit sa guro kung hindi niya yan ha, sa napipilapan. Okay? Kung mag-a-add naman tayo ng section ng question, click lang natin itong plus. O kaya, duplicate na lang natin kung halos kaparehas lang nung question ang ating gagawin. Halimbawa ito. Duplicate ko lang. Ayan. So, gagamitin ko naman is tatanong ko gender. Halimbawa. Ayan. So, nagkaroon ng multiple choice. So, meron ka ng option dito. Suggestion siya. Male, tsaka female. Tapos dito, para may yung maikli, subok gamitin ko yung drop down. Ayan. Tapos, i-required ko rin. Ito naka-required. Ito naka-required. So, tapos, kung gusto ko ng ibang section na, since tapos na ako dito sa pagtatanong ng information ng bata, pwede na ako panibago ng section. So, yan. Dito sa section na to, ano bang gusto kong title? Halimbawa, ito yung pinaka-exam na. So, solve na. Please, solve na lang. Yan. Tapos, yan, lagyan natin ng description. O, kayong bahala kung lalagyan nyo ng description. Magtatanong na tayo, add tayo ng question. Yan. O kaya, meron dito yung import question. Kung meron na kayong lumang quizzes na nagawa, so, pwede nyo dito kopyahin yung mga question na yun, tapos i-transfer nyo dito para copy-paste lang. Papunta na dito yung question nyo. Hindi na kayo magagawa ng per question. Halimbawa, math, no? 1 plus 1. So, gamitin ko muna. Multiple choice, no? So, dito, magiging option. Halimbawa, 1. Enter ko lang. 2. Enter ko lang. 3. 4. So, meron siyang sagot dito na 1, 2, 3, or 4. So, depende, i-check na yan ng estudyante. Tapos, click natin yung answer key. Dito, ilalagay natin yung sagot sa ating tanong. Diba? Dito ay 2, ilang puntos? 1. Then, done. Required ba? Gamitin ba natin siya required? Sige, para mapilitan sagutan ng bata. Okay? Tapos, add tayo ulit ng panibago. Ayan. 2 plus 2. Anong question? 2. Enter. Okay. 4. 6. 8. Ayan. Okay. So, answer key. 2 plus 2. 4.
natin yung baguhin yung question ito, mark na to. Pero same as yung pagpipilian. So, pwede natin ulit siyang i-duplicate. Halimbawa, yan. Gawin natin. Gagawin lang natin na 3 plus 3. So, same as yung pagpipilian. Kaso, kailangan mong baguhin yung answer key. Kasi hindi na siya 4. 6 na siya. 1 point. Done. Okay? Tapos, mag-add ulit tayo ng panibago. So, gawin naman natin siyang checkbox. So, 2 plus 2, gawin natin 4 plus 4. So, checkbox. So, magiging sagot. 6. And then, 3. Sige, gawin natin 5. 8. 10. Okay. Tapos, i-answer key again. Ano sagot? 4. 1 point. Done. So, duplicate ko na lang ulit siya. Para babaguhin ko na lang yung question. Ayan. Checkbox pa rin siya. So, magiging answer key naman yan ay yung 10 na. 1 point. Done. So, okay na yan. Pwede na natin yan ipasa sa estudyante. So, ang magiging preview ay ganyan, no? Mag-choose ka ng ano, tapos magkakalagay ka ng name. Ibawa, uno, pangalan, tapos gender, female, next, ayan. So, magiging ganyan ang, ano, ang itsura, no? Ano niya? Ang questionnaire niyo ng pang-quiz. So, close ko na yan. Punta naman tayo ngayon sa response. Tapos, dito, meron kang bullets. Tapos, click nyo yung select response destination. Ito yung kung saan pupunta yung mga sagot ng bata. So, pwede tayong mag-create ng spreadsheet na panibago. I-rename ko lang. Q001. Yan. And then, create. So, kung meron na kayong existing na spreadsheet, at doon yung gustong i-transfer yung result, dito nyo i-select na. Tapos, click nyo yung spreadsheet na yun. Ngayon, gagawa lang ako ng panibago. Create. Makikita nyo yan sa inyong Google Drive. Ayun. Q001 responses. Ito. Okay. Click nyo yan. Ayun. Makikita nyo na siya. So, nandito yung score, timestamp, yung name ng bata, gender, tapos ito yung sagot nila sa mga question nyo. Ito yung question. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, hanggang 5 plus 5. Tapos nandito yung sagot ng mga bata. Pag nag-response na sila. So, ngayon, tapos na yung ating paggagawa ng questionnaire. Meron na tayong tapos 5 puntos. Isesend naman natin siya sa ating mga ano estudyante. So, pabalik tayo sa ating Google Classroom. Dito tayo sa section natin. Gawa tayo ng classwork. Tayo, create tayo ng quiz assignment. Makita nyo, nag-generate ng blank quiz. Tanggalin na lang natin yan kasi ano natin yung ating nagawang quiz mismo. I-attach natin. Galing sa Google Drive. Ang title niya ay New Quiz. Ito. Insert natin. Tapos, lagyan natin ang title. Quiz 001. Tapos, instruction. Kung meron kayo, input na lang. And nila lang. Basta meron kayo mga lagay dyan. Grade 1, students, 5 points. Category, assignment quizzes, due date. Kung lalagyan yung mga due date. Ayan. Time, topic, math, rubric. Wala na tayo sa rubric. Okay. Send na.
pupunta na yan doon sa mga estudyante natin. Antay na lang tayo ng kanilang response. Nandito tayo ngayon sa window ng learner. Learner number 2. So, pupunta tayo dito sa classwork para sagutin ang ating quiz, assignment quiz. Ayan. Info, ayan yun. View assignment. Tapos, click lang natin yung assignment na yan. Yung nasa Google Forms. Sagutan natin. Gender. Male. Then, next. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. Then, submit. Yun. So, wala siyang, hindi nakita ni learner number 2 yung kanyang score. So, click natin yung open assignment. Ayan. So, nandito. Pero dito, pag open natin, ayan, 5 points. So, wala pang grade. Turn in. Nakasubmit na siya kay teacher. No? Titignan na lang ni teacher kung ano yung score natin ng bata. Dito na tayo ngayon sa teacher mode. So, makikita nyo, meron nang nag-turn in. Ayan nga si learner number 2. So, check lang natin yung assignment. Tapos, sino? Si learner number 2. Tapos, titignan na lang natin dito sa ating spreadsheet. Ayan. Ito yung response ni learner number 2. Sinulat niya yung name niya, gender, tapos ito yung mga sagot niya, 2, 4, 6, 8, 10. So, nakakuha siya ng 5 points. Gagawin na lang natin yan ay lagyan ng grade C, learner number 2. So, inputan natin ng 5 points kasi nga, tapos return natin. So, balik, punta naman tayo ngayon sa mismong grading niya. Grades? So, sa quiz 001, meron na siyang 5 points. No? So, subscribe na lang po at hit nyo yung notification bell para sa ating susunod na video tutorial about Google Apps. Salamat at keep safe.